pag bumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kapeng gumigising sa atin tuwing umaga, ang Robusta Coffee. Alamin natin kung saan nagmumula ito sa aming pagbabalik. Ito po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang ipapakilala ko sa inyo ay galing pa po ng Jarabasin, Dipakulaw, Aurora. Sila po ay meron doon malaking taniman ng kape. Ngayon nga po ay mini-market at nagpo-produce sila ng Aurora's Blend. Kasama po natin si Ma'am Princess Cañaveral Fabregas. Hello, ma'am! Hello po! Ma'am, ang inyong kape ay Jarabasin Coffee. Saan yes, po ito gawa? Ang trade name po talaga namin ay Aurora's Blend Coffee. Dito po yung ginagawa sa Barangay Jarabasin, Dipakulaw, Aurora. May nakita ko nakalagay dun sa inyong Facebook ay Pure Robusta. Yes po. Pure Robusta po kasi yun po yung marami dito sa amin sa Aurora. Kaya Pure Robusta. Pero meron din naman po kaming Liberica Coffee. Kaso limited lang po siya dahil sa farm lang namin meron pa sa ngayon. Oh, ang Aurora ay parang ano na 'yung bubundukin na 'yan, no? Yes po, puro bundok at dagat. Oo. Pero ang klima diyan, tama ba ako? Mas malamig kumpara dito sa kabanatuan. 'Yan. Malamig. Hindi mo po makuan dito kasi 'yung klima sa amin eh, pagkuan bigla na lang uulan. Mm. Pag mainit, mainit naman. Pero ngayon sobrang init. Oh, pero ang kape, gusto niya. Gusto niya yung ganito na klima. Opo. Ano po ang itsura ng Robusta, Ma'am Princess? Yung Robusta Coffee, malilit lang po kasi yung bunga niya eh. Ano bang itsura na to? Yung dahon niya kasi, medyo, tawag dito, medyo kulubot yung mga dahon niya. Hindi kagaya po ng Liberica. Sa Liberica Coffee kasi malalaki yung beans niya. Tapos, pati yung dahon niya, malaki din talaga siya, unlike sa Robusta. So, yung inyo tinatanim, Liberica at Robusta? Yes po. Saan kayo kumukuha ng binhi ng Robusta sa Liberica? Yung Robusta po, kasi noon pa yun, mga 1970s pa po yun. Meron na dyan. Meron na po dito. Doon po talaga sa amin sa Jarabasin, yung taniman po talaga ng coffee. So, yun po, galing po sa Nestle, yung mga... yung mga buto na yun. Opo. Kaso maganda quality. Yes po. Tapos yung Liberica Coffee po namin, dahil naging demo farm po yung farm namin ng DOSTP card, nagbigay po sila ng mga seedling ng Liberica Coffee. Sabi mo, konti lang, limited lang ang inyong Liberica. Bakit limited? Yes po. Yun lang po yung... Umpisa kasi nung ginawang demo farm po, yun lang po yung binigay nila. So, sa farm lang namin. Yun na lang kasi yung kakasya sa farm din namin. Oh. Ma'am, yung Paco, ang Aurora, marami bang napoproduce dyan na kape? O sa inyo lang kayo, kayo lang may kapihan dyan? Marami pong coffee dito sa amin. Lalo talaga dito sa Jarabasin. Siguro ngayon nasa 60 hectares na lang yung meron. Dati kasi talagang buong Jarabasin taniman ng kape.
Oh, anong nangyari? Bakit kumonte ang nagtatanim ng kape sa Jarabasip? Nung year 2007, yun po humina po kasi yung ano ng kape. Kaya yung ibang farmer, pinutol na lang nila yung mga kape nila. Ah. So ilan na lang kaming mga naiwan. Pero ito bang robusta, ma'am? Madali ba itong alagaan? Eh, yes po. Madali lang siya talaga. Tapos lalo nga po, nung turuan kami ng tamang technique para mas mabilis siyang tumubo at mamunga. So, nung binigyan po kasi kami ng ano na dapat yung hukay niya ay 40 by 40 by 40 centimeter. Kaya mas mabilis na siyang ano, lumaki. Lumaki at tumunga. So, ang tanim nyo ay robusta. Pwede mo ba kaming i-walk through paano magtanim ng robusta? Gano'ng katagal ba to? Tapos isang taniman lang ba to? Tuloy-tuloy na ang harvest? May mga peste ba? Ayun po. So, pag nagtanim ka po nun, kagaya nga po nang sabi ko, naghuhukay po ng 40 by 40 by 40 centimeter. 40 yung lapad niya, pati lalim niya. So, pag hinukay mo po yun, yung topsoil, saka yung subsoil, paghihiwalayin mo po. So, ngayon yung topsoil, pag tatanim mo na, yung una mong ilalagay yung topsoil bago yung subsoil. Mababaliktarin mo siya pag itinanim mo. Tapos, pag ganun po yung process mo, 1.5 years, makakapabunga ka na ng coffee. Ah, ang bilis! Opo, yun na yung mag-uumpisa na po siyang mamunga. Yun po yung nung nagtanim si Papa ko po ng ganun, napabunga niya na talaga ng 1.5 years. Tapos, dire-diretso na po yun. So, ang kalaban na lang na peste talaga dito sa amin, yung mga langgam. Ah. Lalo na pag namumunga na, langgam na lang talaga yung magiging kalaban mo. Kaya doon din na, ano yung ibang farmer namin, na pag minsan tinatabad na silang mag-harvest, kasi nga, puro langgam. Oo. Anong langgam to? Ito ba itim o yung mga fire ant? Yung kulay itim pong langgam, ma'am. Bakit nilalanggam ang ano, robusta? Di ko din. Siguro matamis. Matamis din kasi yung matamis din kasi yung laman niya. Oh, kayo ko nalalaman matamis pala robusta sa paito. Opo, matamis yung ano niya pag hinog pa lang yung ano, coffee. Ah, okay. Matamis-tamis siya. Opo. Mamay, nung itsura ng mga ano natin, coffee beans ng ano, yung pinakabunga, anong itsura nito? Ang robusta. Para ba siyang anong tawag nila doon? Sarisa? Oo. Parang ganun po. Mamula-mula. Mapula. So pag hilaw pa po siya, green siya. Tapos magiging dilaw, tapos magiging orange hanggang sa magiging red na po siya. So yun na po yung ipipick namin yung kulay red. So from pagkatanim mo, gaano katagal ang hihintayin mo para makuha mo yung pula na beans ng ano ng kape na robusta? So pag nag-umpisa na po siyang mamunga, halimbawa after 3 years, yun na po kasi yung pinaka marami na talagang bunga. So pag nagsimula na po siyang mamulaklak, maghihintay ka po ng 9 months bago mo ma-harvest yung coffee. So ngayon po nasa ay patapos na yung harvesting season namin eh. Pero namumulaklak na din po siya. So magkasabay na po. Oo, parang masunod na eh. Ani ulit, ganun. Opo. Mga November mag-aani na ulit kami. Ganun. Ma'am, gaano kadami ang inaani niyo sa isang harvest? Sa isang harvest po, yung isang puno po namin, siguro, pag na-beans na siya, 1 kilo. Kasi, pero yung iba, kakaunti na lang kasi nga sobrang tanda na talaga nila. Mm-hmm. Tapos lumiliit na yung mga bunga pag sobrang tanda na. So, anong ginagawa niyo doon sa mga matatandang puno? So yun po, binigyan nila, ay napasok din po kami sa project ng government, ng DA. So nagre-rejuvenate po kami. Pinapabata naman ngayon yung mga coffee, pinuputol sila. Ah, parang ano, ang tawag dito, hindi grafting eh, pruning. Pruning, yung rejuvenation po, puputulin mo siya ng 1 foot lang para magpapanibagong ano ulit siya. Ano ang age ng pinakamatanda niyong kape?
yun eh, 1970s. Meron pa po kami yun, mga 1970s. Ilan taon ba yun? 1970s, 2020 mga 30, ngayon. Mga 30 years. Mga 30 oh. years na, opo. Hindi. 30 sa 70s. Kasi 90 ako eh. Tapos 30, 2021. So sa 30, 70, opo. Matanda pa sa 30. Oh, oh. May 40 years. Napakompute tuloy na ako. Alam na nila yung edad ko. Napalabas ang di sinasadya. Okay. So, sa inyo pong experience pagdating po sa pagtatanim ng Robusta, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo? Mga challenge sa pagtatanim po? Opo. Meron ka? O sa production na po. Sa production sa kapagtatanim, sa inyong pagnenegosyo ng kape? Sa nagka-problema lang po kami nung dahil po nag-boom ang tourism dito sa amin. So, ang nagka-problema lang kami sa ano po, raw materials, nagkaubusan. At kasi dumami. Opo. Dumami ang demand. Mm-hmm. Kahit malawak yung mga taniman dito, kinulang pa rin yun. Yung mga supply namin, doon lang po kami nagka-problema. Yung kahit itong mismong Aurora lang sa supply namin, as in kulang na kulang talaga, kaya nag-source out po kami. Nakarating ulit kami ng Cavite, bumalik kami ng Cavite, bumili ng coffee din. Oh. So, opo. So, talagang mataas ang demand ng mga kape, no? Opo. Eh ngayon na mataas pa rin ba? Nung dito na nakaraan taon, hindi masyado. Ngayon po, nagsisimula ulit magbukas. So, okay na ulit. Nauubos na po ulit. Opo. Mamabalik ako dun sa ating pag-ready sa ating mga kape, no? Pagka na-harvest mo yan, anong susunod na procedure bago tayo mapunta sa production ng byproduct? So, pag na-harvest na po siya, ipapalt na po namin siya. So, tatanggalin na yung unang layer ng coffee. Mm-mm. Then, after nun, i-dry na po sa aming all-weather dryer. Then, after ma-dry, pag sa all-weather dryer po ay 1 week, after ma-dry po siya ng 1 week, ihahal na po namin siya. Tatanggalin na namin yung lahat ng balat niya. Mm-hmm. Then, after po nun, isosort naman na po. Tatanggalin na namin yung mga sirang beans, mga black beans, yung mga mm-hmm. bitak, bago po namin siya i-roast. Oh. Yan po. Yung roasting pa lang po namin sa ngayon ay traditional pa rin po. So, ang gamit pa rin namin ay kawa. Kawa. Opo. Yan pa rin po. After na roasting, grinding na po, packaging, and yan na po. Sa market na. Mm. Parang ang sarap dyan sa inyo pagka nagro-roast kayo, umay na umay mo yung kape. Yes po. Kaya yun din po yung gustong-gusto ng mga vlogger na napunta. Kasi na-experience nilang mag-roast. Oo. Sa isang araw, ilan ng, gano'ng kadami? Anim na sa lang po maghapon. Mga 30 kilos. 30 kilos na kape yes maghapon. Po. And yes then, doon sa 30 kilos, ilang naka, ano ba sa inyo, 100 grams ang benta, 250 grams? Meron po kaming 150, 250, tsaka 400 grams po. Oo. Doon sa 30, ilan ang kinakalabasan nun? Doon sa ano po, inaabot naman po siya ng 60 packs. Mm. 50 packs na. Pag yung 400 grams po. 400. Oh. Apo. Pag yung po kasi yung 5 kilos na beans, once na ini-roast mo po siya, magiging 3.75 na lang kasi siya. Mm. So mababawasan siya ng ganun kalaki. Oo. Oh, oh. Kasi syempre nag-ano na yung moist nun, lumabas na yung moist kaya mababawasan yung timbang. So Ma'am, yung Robusta at Arabica, lagi yan na pagsasama eh. Opo. Yung Arabica, wala po kami dito, ma'am eh. Oo. Ang sa inyo talaga, Liberica. Meron bang Liberica pagkakataon na may bili sa inyo, gusto nila paghaluin na itong Robusta sa Liberica? Meron po. Meron din po kasi kaming ganun, pero limited lang talaga. Oo. Kasi po yung Liberica, isang taon mo po kasi siyang hihintayin bago ka mag-harvest. Mm. Kaya hindi ka talaga sa Robusta 9 months lang, no? Yes mas po. Mas mahal ang Liberica kumpara sa akin. Yes po. Mas mahal po talaga. Oo.
Magkano ang naabot sa inyo ng Liberica saka ng Robusta? Nang yung napak na po, yung Liberica po namin 600 per kilo. Ah, 600 per kilo. Opo. Yung Robusta? 380 to 400 po. Oh, ayun, laki ng difference. Yes po. Halos kasi, half. Kasi maunti kasi talaga yung Liberica, kaya talaga pong mahal talaga siya. Mamilan ng tao nyo na nagmamanage po ng bukid? Gumagawa sa bukid? Namin, call lang po eh. Ilan lang ba kami? Call lang po. Parang 5 lang. Ah, 5? Tapos, tapos mga on-call lang naman po kasi din. Tapos pag harvesting season po, ang ginagawa na po namin para ma-harvest talaga lahat, hati na po kami sa bayan. Oo. Yung kung gaano karami yung na-harvest na kaya nila nag-harvest. Opo. Gaano kadami yung na-harvest nila, hati na kami dun. Ah, yun ang bayaran. Mm-hmm. Kaya kung makadalawang sako sila, yung isang sako kanila. Ah, hindi ba kayo lugi dun? Hindi naman po. Kasi wala na pong may gusto kasing mag-harvest sa ngayon. Bakit na mahirap pa mag-harvest ng ano, ng kape? Hindi po kasi sabay-sabay yung ano pag-harvest. So kaya naiinip po yung iba na mag-harvest gawa ng di nga sabay-sabay mahihinog. Talagang linggo-linggo kang babalik. Tapos yung nga po, ang pinoproblema talaga nila yung langgam. Oh, yung langgam. Anong langgam talaga ayaw nila. Oh, anong ginagawa niyo solution para dito sa langgam? Alam mo yung langgam na itim, hindi naman siya nangangagat, pero nakakairita kasi siya, saka may amoy. Mhm. Tapos sa mukha nga ang ano, kaya oh, diretso sa bibig, lahat ng bonus na pwedeng pasukan. Opo, kaya pag may nag-harvest, as in nakatakip lahat ng mukha nila, yung mata na lang yung makikita. Mhm. Wala tayong ano, pang-alis dito sa mga langgam, wala pang solusyon na pwede dito. Meron po silang kinuha na organic, kaya lang parang medyo ano, may halo daw na sili kasi eh, kaya lang problema naman yung mag-harvest. So, tsaga-tsaga na lang po. Tsaga-tsaga. Saka hindi ako kapalit naman nun eh, isang sakong ano, kape. Isang sakong kape. Yes po. Ma, may mga ano ba, mga health benefits ang Robusta? Kumpara sa ibang kape, anong advantage or edge nitong Robusta? Yung brewed coffee po. Brewed coffee po kasi talaga antioxidant po. Tapos wala kasi talaga siyang chemical na halo. Mm. So, kaya yun po yung kagandahan talaga ng brewed coffee. Dito sa Robusta, no? Saka matapang, ito ba yung pinakamatapang opo na kape? Matapang po yung Robusta. Yung Liberica po, matapang na mabango. Mm-mm. Yun naman po. Kaya pinagbe-blend. Oo. Ako. Mahilig pa naman ako magkape. Dumayo ka dito, ma'am. Oo nga. Sa ngayon kasi, sa akin na, personal experience ko pagdating sa kape, kaya ko maglimang baso ng kape basta walang creamer saka asukal. Oh, ganun ako kalakas mag-consume ng kape. Basta black lang siya. Pero pag may nilagyan mo na ng creamer, dediretso na ako ng alam mo na saan. Hindi ko kakayanin yun. So, at yung iba kasi, yun na rin yung pinaka-diet nila. Yes. Nag-ano sila ng coffee, black coffee para... Black coffee lang. Mm-hmm. Yun ang ginagamit. So, ngayon ko lang din nalaman na merong malapit na area sa akin na may kapihan. Kasi usually, nai-interview ko, Cavite, Batangas. Tapos, opo. Oo. Pero kayo ay dyan lang. Aurora, napakalapit. Ma'am, saan din pagbabalik, pag-usapan natin, saan nyo naman binibenta? Paano kayo nakapag-market ng inyong produkto? Yan, okay. Pag-uusapan natin. Abangan po yan ng ating mga mananood. Dito po ang Agree Ako Dyan. Babalik ko ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Ma'am Princess, kanino nagsimula itong Aurora Blend? Aurora's Blend.
Okay po. Ito po nag-start po talaga sa father ko. Dati po kasi, ano lang, kooperatiba sila. Ang ginagawa lang po nila ay nagbebenta sila ng green beans sa Nestle. Nestle Solano po talaga sila nagbebenta. And then, na yung niro-roast po namin yung mga reject lang na coffee beans. So, natikman po ni late Senator Angara, Edgardo Angara, na masarap. Kaya bakit pa daw po kami magbebenta ng beans kung pwede naman pala namin siyang gawing brewed coffee na lang. Uh-oh. So, doon po yung nagsimula, mga year 2008, nagsimula na po kaming mag-brewed ng coffee. And then, dahil po doon, sila din po yung naging unang customer namin, buyer namin, yung Bahia 1, Bahia 2 po, na ngayon po ay Costa Pacific, kaya yung isa sa pinakamalaking hotel and resort dito sa Aurora. Mm-hmm. Ito yung kaila, ano, Senator Angara, tate. Yes po. Oh, late Angara. So, opo. Edi, ang ganda pala ng inyong, ano, inyong negosyo kasi meron na kayong sure buyer. Opo. Sila yung unang nagsabi sa amin noon. Sila din yung naging customer namin kauna-unahan. Mm-mm. Ma'am, ngayon, sa panahon ngayon, paano kayo nagmamarket ng inyong produkto? Sa social media na lang po talaga. Tapos, dahil marami na din naman po kaming client dito sa Baler, tapos sumasali kasi din po ako sa mga trade fairs. Mm-mm. So, doon po ako nakakakuha ng mga client namin. Social media kayo ay nasa Facebook na rin ka. Ay, YouTube, sorry. Sa Shopee, sa Lazada. Yun po ay hindi pa namin napasok dahil yung sa mode ng, ano, ngayon pa lang kami nag-uumpisa doon, ma'am. Ah, so aabangan natin. Yes po. Abangan natin ang inyong kape. So, dito sa, ano, sa Facebook, ima-message lang kayo, tapos... Yes. I-deliver namin sila kung within Aurora lang po. Hmm. Paano kung ano ba katulad ko? Nervous siya ako. Lagpasin na Aurora yan eh. Pinapa, ano na po, meron namang JNT, meron namang LBC and JRS. Pero tumatanggap pa rin kayo ng orders. Yes po. O kaya po pag minsan napapagawi kasi kami ng Neve Siha, kami na din po yung nag-deliver din talaga. Oo, naisasabay na. Opo. Ano yung pinakamalayong lugar na napadalan nyo na ng inyong produkto? Sa Santiago. Santiago? Santiago? Chanco o Santiago? Santiago, Isabela po. Isabela. Oh. So, yun po. Tapos yung isang client kasi namin, nandito siya sa dati sa Baler, lumipat siya ng Baguio. So, yun po. Ay, loyal. Hanggang pagpunta ng Baguio, dadala ang inyong kape. Yes po. Ano po natigil ang kape nila sa inyong kape, ma'am? Masarap. Talagang masarap daw po. Kasi may client din po kaming pinasalabungan lang siya. Taga Texas. Sa ibang bansa po. Talagang gusto niyang mag-order. Ang pinroblema lang namin ay yung pag-ship. Kasi talagang sobrang sarap daw nung aming coffee. Yung ang feedback na sinend niya sa amin na sabi niya, mas masarap pa sa Starbucks yung coffee niyo. Kaya talagang hindi po makapaniwala na ganun yung ano, yung reaction nila sa coffee namin. Oo. Na-excite ako. Parang gusto ko talaga pumunta dyan. Di ma'am, kung ganun ang feedback, no, kaya pa natin palakihin yung ating market, pero nagkukulang sa raw materials. Opo, sa raw materials po. Mm-mm. Ngayon, ano yung ano hakbang na ginagawa nyo para ma-meet natin yung demand? Ngayon po, nagpatanim na ng... Meron isang grupo din kasi sa amin na naka-focus lang sila sa pagtatanim ng coffee. So yun po, marami na nagtanim ulit ng coffee ngayon dito sa amin. Oh, ito yung mga ano pa, mga ilang taon na tong coffee na to? Last year lang sila nag-umpisa magtanim kasi eh. Ah... Kuhintayin natin mga 2 years pa. 2 years. Sakto lang naman po at medyo kumukang pa lang naman ngayon ang ano, ang tourism. Oo, nag-uptake ang mga tourist ngayon, no? Buti nga, lumuwag na ulit. Dahil mga nakaraang panahon, talagang ang daming negosyo ang nagsara. Yung iba, muti kang magsara, di ba? Buti at meron din mga
online na dahil doon sa online, mga delivery, shipping, at least ay gumagalaw yung ating negosyo. Ma'am, sa produkto nyo, ground coffee lang ba, roasted coffee? Meron ba kayong mga nakagrind na, tapos mga nakadrip, meron na ba yun? Yes po, ground coffee po. Ngayon po yung, meron na din po kaming drip coffee. Ngayon pa lang po namin siya, ngayon pa lang parang namin nagawa. Mm-hmm. Ayan po. Kasi so, may nagsabi lang din sa amin. Na mag-drip na, oo. Oo, bakit ganito? At para sa opisina daw nila. So, mas convenient kasi lalagyan mo na lang tubig na mainit. Opo. Pero meron na kayo mga nakagrind na? Opo, meron na po. Yun po yung madalas talaga ang kinukuha. Tapos yung whole beans po, per order lang. Kasi isang coffee shop lang naman po yung nakukuha sa amin ng ganun. May mga coffee shop din dyan sa Baler na talaga sinusuplayan yun ng coffee. Yes po. Yes po. Tulad po ng sige nga, para ma-promote na rin natin. Madison's Cafe, yun po ang nakukuha sa amin. Tapos sa mga hotels, yung Costa Pacifica, yung Baylor View. Apo, yun. Tapos, nag-uumpisa pa lang yung Playa Azul. So, tinignan namin kung babalik yung ibang client namin kasi ngayon pa lang naman po sila nag-uumpisa. Tapos, Dialin Bake Shop. Ayan po. Tapos, sa mga pasalubong po dito, pasalubong centers. Ano yun, ma'am? Wholesale? Yes po, wholesale po. Pagka wholesale, magkano ang presyo nyo? Kasi magkaiba yan, di ba, sa retail, yung per pack lang. Opo, nagle-less 10 to 20% po kami. Opo. Ma'am, dun sa mga kasamahan natin na gusto ding subukan ng pagtatanim po ng kape, ano po ang maipapayo nyo po sa kanila? Para sa mga gustong magtanim ng kape, sabi nga ng papa ko na talagang may pera dito sa kape. Kung talagang aalagaan mo, kung gusto mo talaga, ipupursige mo, talagang magkakaroon ka ng pera. Kasi sa kape talaga, doon talaga kami nakapag-aral ng magkakapatid. So dahil sa coffee, napagtapos na kaming tatlong magkakapatid. Opo. Ma'am Princess, thank you sa pagbabahagi mo ng kaalaman sa pagkakape at sa negosyo na kape na meron kayo. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. At isang kaalaman na naman tungkol sa agrikultura, ang ating napag-usapan ng Aurora's Blend nga ay merong Robusta at Liberica coffee beans. At in demand nga ito sa mga influencers dahil pwedeng sila mismo ang mag-roast ng sarili nilang kape. Maganda din ito pang negosyo dahil mataas ang demand ng kape ngayon. Kaya maraming salamat po, Ma'am Princess. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito ang Agri Ako Dyan.